Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buwalhati sa Diyos sa Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Kaming tinutuwangang lubos ng kaniyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging kapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalang kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos.
May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa pagdalingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yung tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa pangilinan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, ngunit ang mga walang sakit
Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habang ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa kapiyestahan ngayon ni San Mateo, apostol at manunulat ng mabuting balita, ating napakinggan kung papaanong siya ay tinawag ng Diyos at sumunod sa Kanya. Two powerful words, dalawang nakakaakit na salita. Sumunod ka sa akin. Yun bang iniwanan ni San Mateo ang kaniyang comfort, ang pagiging tagasingil ng buwis, ay isang napakalaking trabaho noong panahong iyon. Yun nga lang, ang tingin sa iyo ay makasalanan. Para bang what's wrong with the tax collector and sin? Bakit laging magkasama ito? Bakit kaya yung mga nangingikil o yung naniningil ng buwis ay tinuturing na makasalanan? Siguro yung sagot ko ay sagot nyo na rin. Alam nyo na ang ibig sabihin. Nagiging makasalanan, lalo na nung panahon na yon, dahil ang trabaho ng isang naniningil ng buwis ay upang pasayahin ang gobyerno. Nung panahon na yon, the Roman Empire. To please them. Kaya ang gagawin ng isang tax collector ay mamimilit at talagang babrasuhin ang mga taong dumadaan, lalo na ang may dalang kalakal na magbayad ng buwis. Magkano? May baseline. At yung pagpatong nila, wala nang makakapag-question kung ang buwis ay 50 pesos, kaya nilang gawing 100 para sa kanya yung kalahati, at ang kalahati ay para naman doon sa gobyernong kanilang pinasasaya. Ganon ang tingin ng mga tao sa mga tax collector. Kaya nang napadaan si Jesus, kaniyang sinabi, "Come and follow me." Sa pagsunod ni Mateo at iniwanan ang comfort ng kaniyang buhay, siya ay naggawa ng piging sa kaniyang bahay. Probably pamamaalam. Probably ay parang magbabagong buhay na ako. Pagkatapos nito, ako ay bagong tao na. Kaya nga lahat ng mga publikano at mga makasalanan, tax collectors, ay nagpunta doon sa kaniyang bahay at sila ay nagkainan. Hindi nga ba't kahapon ang tingin ng mga Pariseo kay Jesus ay matakaw, palaging nag-iinom? Ito yun, isang sitwasyon na nakita na naman nila na si Jesus ay kasama ng mga makasalanan. Pero klaro ang salita ni Jesus sa kanila. Ano yon? Hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit. Ang ibig sabihin, hindi kailangan ng isang tao ang Diyos kung siya ay self-righteous. Ang pagiging mabuti ay tama, pero ang magiging self-righteous ang nagbibigay sa tao ng kaniyang kayabangan
at ng kaniyang pagiging mas higit sa Diyos. Paano po ba maging self-righteous? Napakaraming bagay. Kung papaanong tayo ay pwedeng maging mabuti sa ating sariling paraan, meron ding mga taong self-righteous sa kanilang sariling kapangyarihan. Yung pagiging mabuti po ay natural sa tao. Lumalabas ang pagiging mabuti sa anumang sitwasyon. Pero yung pagiging self-righteous ay pamumuhay sa pagsisinungaling na palaging ikaw ang tama at lahat ng taong nasa palibot mo ay kailangang mag-adjust kung ano ang iyong pananaw. Nakatatakot maging self-righteous dahil ito ay pagkukunwari sa katotohanan ng buhay at sa katotohanan ng iyong ginagawa. Katulad ng mga Pharisees na self-righteous, palaging mali ang nakikita sa iba, nagiging paraan ito upang sabihin nilang kami lang ang marunong at kami lang ang mabuti. Mas lagyan po natin ng timbang ang pagiging mabuting tao kesa sa pagiging self-righteous. Bago sana natin mapuna ang kakulangan at pagkakamali ng iba, atin po munang tingnan kung saan tayo nagkakamali at kung saan tayo mahina. Dahil kung ito ay nakikita natin sa ating sarili, kailangan natin ang Diyos, kailangan natin si Jesus, dahil tayo ang may sakit, dahil tayo ang kulang, dahil tayo ang nangangailangan, tayo ay lumuluhod at nagdarasal na punan ng Diyos ang ating kakulangan. Ang mga self-righteous pag nagdasal, nagsisimula sa salitang, wala naman po akong kasalanan. Pero ang taong mabuti ay palaging tumitingin sa kaniyang kakulangan. Sana sa pagtawag ng Diyos kay Mateo, tayo rin ay makadama ng kaniyang pagtawag na sa katotohanan ng ating paglalakbay, kailangan natin ng Diyos upang tayo'y gumaling sa lahat ng nararamdaman ng ating paglalakbay. Tayo ay nagsisimba hindi dahil sa tayo ay mabuti. Tayo ay nagsisimba dahil kailangan natin ng Diyos na mabuti upang tayo ay maging malakas at matatag sa hamon ng buhay. Dahil kung banal ka na, wala ka na dito. Kung banal ka na, dapat nasa altar ka na at nakatayo. Pero tayong lahat ay naniniwalang sugatan man tayo sa hamon ng buhay, palalakasin tayo ng Diyos, palalakasin tayo ni Jesus, dahil kailangan natin ng isang mabuting Diyos na tumitingin sa larawan at sitwasyon ng pusong meron tayo ngayon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Pinamahal kong mga kapatid, ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangailangan ng iba. Diyos na pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago, naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano,
Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pang-aakit ng mundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan ng bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling na buhay na anak na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kada kila ang mong
ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Tambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kaniyang tahanan, ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayoy kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasa salig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Mateo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayang lahat ang inyong katapatan sa Kaniya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba